mahal na mga kapwa aktivista, ikinararangal at ikinatutuwa kong magpaabot ng maalap na pagbati at pakikiisa sa League of Filipino Students sa okasyon ng ika-40 anibersaryo nito. Ipagbunyi natin ang mga hirap, sakripisyo at tagumpay ng LFS upang maging pinakatampok na anti-imperialista at demokratikong organisasyon ng kabataang estudyante sa ating bayan. Nagpapasalamat ako sa panyaya ninyong maglinaw sa kalagayan at mga tungkulin ng LFS at mga kabataang estudyante at dumalo sa programa ng inyong aktibidades sa Setyembre 11 hanggang 16 sa Diwa. Kalahok ninyo ako sa lahat nito. Angkop na buksan ninyong selebrasyon sa pamamagitan ng mobilisasyon sa harap ng US Embassy sa Setyembre 11 at sa gabi nito naman, may mga kultural na pagtatanghal kasama ang mga pambansang minorya sa Lakbayan 2017 at magtipon ang mga alumni para magbahaginan ng mga karanasan at aral. Mahalagang sa Setyembre 12 ilulunsad ninyo ang mga propaganda workshop at usapin tungkol sa K-12 program at ang pagsasanay sa pagsusulat, pagtalumpate at propagandang bisual. Umaasa akong maging matagumpay ang inyong pambansang konseyo sa Setyembre 13 at 14. Makakapaglagom ito ng karanasan, makakapagsuri sa kalagayan at makapagtatakda ng mga tungkulin. Napapanahon na bigyang pansin ang RECEP ASEAN sa Setyembre 14. Tiyak na makakaaliw at makakapagpataas ng kabalayan ang balikwas, kasaysayan at mga aral ng makabayan at militanteng kilusan ng kabataan sa Setyembre 15. Natitiyak kong magiging matagumpay ang malaking mobilisasyon ng buong kasapian ng LFS sa US Embassy bilang pagpapaigting ng kampanya laban sa imperialismong US at dayuhang dominasyon sa ating bayan. Dapat dumalo ang maksimum na bilang ng inyong kasapian mula sa rehiyon ng pambansang kapital at sa mga karatig na probinsya para samahan ang mga delegasyon mula sa malalayong probinsya. Ang layunin ng selebrasyon ay di lamang upang gunitain ang mahabang tradisyon ng militante at sama-samang pagkilos, kundi upang magpanibagong determinasyon at patuloy na magpalakas ng kilusan ng kabataang estudyante para sa mga pambansa demokratikong karapatan ng sambayanang Pilipino, laban sa tumitinding pasistang katangian at kilos ng rehimeng U.S. Duterte. Sa kanyang bulgar at garapal na pananalita at pagkilos, inilantad na ni Duterte na siya ay sinungaling at walang balak na baguhin ang malakolonyal at malapyudal na lipunan. Mababate ng kanyang pakay sa neoliberal na Philippine Development Plan 2017 hanggang 22 at sa kanyang planong gumastos ng dambuhalang kantidad para sa militar at pulis para supilin ang legal na demokratikong kilusan at ang armadong revolusyonaryong kilusan. Si Duterte isa lamang na tradisyonal na politikong puppet ng imperialismong US at kinatawan ng mga kapwa niyang oligarko, malalaking komprador, asendero at burokrata kapitalista. Nais niyang panatilihin ang ekonomiyang palasa sa pagluluwas ng mga hilaw na sangkap at murang paggawa, pagangkat ng mga manufaktura ng dayuhan, pangungutang sa labas ng bansa, pang-aakit sa dayuhang puhunan at pagpapataas ng buwis at presyo ng mga kalakal para lalo pang kikilan ang masang anakpawis at palakihin ang tubo ng mga imperialista at mga reaksyonaryo. Labis-labis ang tiwala ni Duterte sa paggamit ng sandata at panggagancho.
Naglunsad siya ng digma laban sa droga para ipamalas ang kanyang kamay bakal at kakayang pumaslang na marami para sindakin ang sambayanang Pilipino. Lumitaw na ang katotohanan ng digma laban sa droga ay may dalawang layunin. Una, monopolisahin ni Duterte, kanyang anak at mga kasabwat nila ang negosyo sa illegal na droga at ikalawa, gawin nilang pribadong hukbo ang AFP at PNP para magpataw ng pasistang diktadura sa Pilipinas. Sa utos ng imperialismong US at payo ni General Lorenzana, sadyang sinira ni Duterte ang usapang pangkapayapaan para gamitin niya ang digma laban sa droga at oplan kapayapaan sa balak niyang supilin ang legal na kilusang pambansa na demokratiko at ang demokratikong revolusyon ng bayan. Hindi niya tinupad ang pangakong i-amnesty at palayain ng lahat ng political prisoner at gusto niyang mag-surrender ang mga puwersang revolusyonaryo sa anyo ng isang matagalang tigil putukan na magbabale wala sa kinakailangang mga reformang sosyal, ekonomiko at pampolitika. Mabuti na lamang na bago sumapit ang inyong 40th anibersaryo, humantad na ng lubusan ang rehimeng US Duterte bilang isang halimaw na walang pakundangang pumaslang sa masanga nagpawis, pati sa kabataang inosente na nakatuon sa pag-aaral o sa paghahanap buhay dahil sa karukhan. Kung gayon, alertado na at handang lumaban ang LFS sa rehimen. Dapat iba yung magpakahusay sa pagpupukaw, pag-organisa at pagmobilisa sa masa ng milyon-milyong kabataang estudyante. Magsagawa ng maliwanag at madaling gagapin na propaganda at edukasyon laban sa rehimen. Magparami kayo sa LFS ng mga chapter at kasapian. Magmobilisa ng mga kabataang estudyante upang iwalay, labanan at ibagsak ang rehimeng US Duterte. Magbuo ng malawak na nagkakaisang hanay ng mga organisasyon ng kabataang estudyante at ipasok ito sa mas malawak pang hanay ng lahat ng uri at sektor ng lipunan na naghangad na patalsikin ang rehimen at itaguyod ang pambansang soberanya, demokrasya, pagunlad na ekonomiya, makabayang kultura at tunay na independyenteng relasyong panlabas. Para mapabilis ang pagbagsak ng kasuklam-suklam na rehimen, pwedeng pasamahin ang mga reksyonaryong anti-Duterte sa pinakamalawak na nagkakaisang hanay para mapabilis ang pagbagsak at pagalis ng suporta ng militar at ng burokrasya mula sa malupit at corrupt na rehimeng Duterte. Sa ilang pagkakataon, napatunayan na ng LFS na kaya nitong gampanan ang mapagpasyang papel sa pagpapatarsik sa presidente. Ang LFS at KMU ang pangunahing puwersa na dumagsa sa harap ng Malacañang Palace noong 1986 at napilitang gumamit ng helicopter ang mga imperialistang kano para sagipin, sakluten at ilikas si Marcos. Noong 2001, ang LFS at iba pang organisasyong estudyante ang dumagsa mula sa EDSA para palayasin si Estrada sa palasyo. Batid ninyo ang katotohanan at mga tungkulin para sa inyong sektor at sa sambayanang Pilipino. Nasa rurok kayo ng lakas at kasiglaan. Nasa inyong kamay ang inyong kabutihan ngayon at sa hinaharap. Gawin ang lahat na magagawa para ibayong lumakas ang LFS, ang masa ng mga estudyante at sambayanang Pilipino para sumulong at magtagumpay ang pambansang demokrasya. Mabuhay ang League of Filipino Students! Palakasin ang LFS at ibagsak ang rehimeng US Duterte. Mabuhay ang kabataang estudyante at sambayanang Pilipino!